Hello guys, welcome back sa ating vlog. Fourth day guys, meron po tayong iba vlog at makikita ninyo kung paano ang gagawin sa isang cover ng yung pintuan ng ref. So guys, stay tuned hanggang matapos ang ating vlog. Tara guys, puta natin siya. Guys, ito na pala si brother. Yan. Hello guys. Welcome back sa ating vlog. Guys, ang gagawin niya ngayon is meron po kaming isang customer na ang rubber kailangan na palitan kasi ano na guys eh yung sa kuryente. So, magasto sa kuryente kaya itong rubber Rubber gasket ito ay papalitan. Yan. Yon ang procedure ng pagpalit ng rubber. Minimisure pa yan hanggang tinatawag na magiging eksakto ang measurement ng rubber na papalitan. So, ika-cutting pa niya. Guys, tingnan nyo hanggang matapos. So, hindi pala basta-basta na yung rubber, no? Meron pa palang, lalagyan niya pa yan ng yung frame. So, guys, yan. Titirahin mo lang yan. Hello, guys. Kung sinong gustong magpapalit ng rubber dyan, ng takip, yan. Ng refrigerator o subisingaw na kasi sa patagalan tumitigas ito eh at saka magkakaroon ng leak. Okay. Saka umihina yung lamig at saka magastos na sa pan guys sa kuryente kung ang refrigerator mo kuan merong problema na sa gasket. Okay. Magastos na yan sa kuryente ang isang rip. Kaya ito, kumbaga, gagawan ko na lang ng paraan. Pero walang original na gasket dito. Dati, screw type. Ngayon, wala na. Dikit na lang. Kaya walang original. Kaya ang gagawin ko, gagawan ko ng paraan. I-modify niya itong guys? Oo, i-modify ko. Gawa natin ng clip para yung refrigerator mo tatagal pa ng ilang taon magagamit mo pa. Sa itapon mo na or gagamitin mo pa rin na magastos na sa kuryente. Okay. Kaya meron akong isang customer dito sa barangay Mumpong na magpapalit ng gasket kasi wala na, nang medyo luma na rin yung rip niya pero mas matibay yung mga rip na mga old model kaysa lumalabas na yung mga rip. Hindi naman ako nagsasabi na hindi ako naninira sa mga rip ngayon na lumalabas pero ang pagkaintindi ko mas matagal ang mga rip noon. Matagal silang masira. Ang mga branded motor, dati. Mga motor, gasket, matagal ng 10 years, 15 years to 20 years ang mga rep dati. Pero sa ngayon, medyo kuha na ngayon ang mga rep. Mahaba na siguro ang 5 taon. Mahaba na yung 5 taon. Ngayon mga lumalabas na latest. Na mga latest ngayon ng mga rep. Pero okay rin yan kasi matipid yan sa kuryente yung mga
inverter, matipid yan. At saka smooth lang ang kuryente nyo. Pero sa akin, kung ako lang tatanungin, mas the best ang mga Repta noon kaysa ngayon. Okay. Kaya ito, ang tagal na to, mga sabi daw, mga sobra na 10 taon. 15 years to po, 15 years na to, tatakbo na 15 years ang rep niya, pero malakas pa rin sa lamig. Mapal pa rin, maganda pa rin ang lamig. Okay. So, sir, sige, hanggang matapos po, makikita namin yung ano. Okay. Kaya ito, gawaan ko ng paraan para maayos yung gasket. Kaya kung sino dyan ang magpapagawa, message lang kayo sa Arman TV Music Club. Okay. Sa aming YouTube channel. Message lang kayo dyan kung saan makamag dito sa Rua City. Okay. Ito gawain ko ng paraan. Bali, hindi na to original na gasket niya. Pero magagamit nyo. Na yan, guys. Pa kayo makabili ng bago. Kasi ang hirap ng buhay ngayon, ang mahal-mahal, tapos masisira lang, mabilis lang masira. Wala. Kung gumagana pa naman yung rep, lumalamig, kaya lang may leak. Kaya gawa natin ng paraan yung takip. Okay. Kaya kung hindi na talaga magawa, pwede na kayo makabili ng bago. Kaya guys, ito gawan mo ng paraan. Yan guys, tuloy-tuloy lang ito guys, ito yung gagawin nating clip. Kaya yan o, inihiwa ko ito yung iipit dito sa gasket. Kasi wala eh, wala to, parang wala to eh. Yun ang ginawa nilang buwan ngayon. Kung baka ito ng pangalawang design nila, at saka pangatlo, na dati screw type to, mayroong buwan talaga, iniipit talaga to, ngayon wala na. Kahit na pinipilit dito, pero pag tumagal na, madali siya masira. Iba yung clip type, screw type, mas matibay. Kaya hiwain ko to. And this, minimisure niya ang distance para eksakto. Ayan guys, ginaporma ni brother. Ginaporma guys ang rubber. Ayan guys, paano pala i-connect yung join dyan. At yan palang proseso guys. Iinitin lang ang ano. Iinitin lang ang yun nga. Yan. Ang palita. Palita tawag yun. Tapos ilagay. Ganito guys. So ilagay ko. Yan. Makikita nyo. Mainit, matutunaw. And then i-connect. Ulat pa gambar ko. Sige. Ina? Tapos tanggalin. Yan guys, oh. Tangkita. Yan pala mag-joint.
ng rubber. Ayan. Nakikita, no? Ayan siya, guys. Ayan na. Connect na. Ayan guys, nire-rebits pa yung ano, yung pagkabit para maging matibay. Ayan, nire-rebit yan. Ayan, kita nyo guys, oh. Yun ang forma ng pagtira. Pagtira na drill. Ginidrill bit ng tapos tiraon sa rebet. Rebeton siya. Siya guys, magtira sa rivets. Yan guys, ito na siya ang natapos. Yan. Yan guys, yun na siya. At okay na siya, no? So hanggang dito na lang ang video natin guys. Maraming salamat. Makikita naman ninyo sa next video natin, sa next vlog. Bye-bye.